Magandang tanghali, Rosalie. Bernard, kahit mahigit siyam na buwan na lamang ang nalalabi sa termino ni Pangulong Rodrigo Duterte, handa umano itong magbitiw sa pwesto. Ito ay kung mapapatunayan na may katiwalian sa procurement ng pandemic supplies ng Duterte administration. Kaugnay pa rin ito na ginagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa management ng COVID-19 response funds ng Department of Health. Nanindigan ng Pangulo walang irregularidad sa mga transaksyon at legal ito. Pakinggan natin ang pahayag ng punong ehekutibo. That there is no wrongdoing, there is no crime involved here, that I am willing to resign kung may korupsyon. Yan ang binigay ko and I will do it at kung may makita sila. Ipinagtanggol din nito ang Pharmaly Pharmaceutical Corporation maging ang kanyang dating economic adviser na si Michael Young. Kunekwestiyon ng Senado ang bilyong-bilyong pisong halaga ng transaksyon ng Duterte administration sa naturang kumpanya para sa medical supplies. Inaakusahan na overpriced ang pandemic supplies at kaduda-duda umano ang paggawad ng kontrata sa Pharmaly. Pakinggan natin muli ang pahayag ni Pangulong Duterte kaugnay nito. The senators keep looking for the technical and financial requirements of Pharmaly. Wala ka nang pakialam dyan. Pharmaly is really a Pharmaly corporation sa Singapore. Doon yung nag-provide. Ito si Michael Young, whom I knew for the last 20 years na negosyante ng Davao. Siya yung inutusan ko initially noon nung I made contact with the Chinese. Eh, siyempre may negosyo na kikisali. Eh, negosyante. Ano ba magawa mo? Dagdag pa ng Pangulo, malinaw na may kontrata, may delivery at kumpleto lahat ng specifications, kaugnay ng quality, quantity ng produkto at nagbayad lang ang Philippine government nang matapos nang maideliver ang supplies. Bernard, tinuligsa muli ng punong ehekutibo ang ginagawang pagdinig ng Senado at ayon niya, istorbo lamang ang pagsisiyasat sa COVID-19 response ng pamahalaan. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Rosalie Cos.